Good day sa inyo, halina at magpatuloy sa susunod na chapter ng Becoming a Anime God. Don't forget to subscribe, like and click the bell button para updated po tayo sa mga uploaded videos. Chapter 36, Return. Si Ryo ay nakatayo sa larangan ng digmaan na nagluluwalhati sa kaluwalhatian ng kanyang hukbo ng pagkawasak. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalakas noon. Alam niyang may natuklasan siyang hindi kapanipaniwala, isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng mundo. Ngunit habang tinitingnan ni Issei ang hukbo ng pagkawasak, napagtanto niya na may mali. Ang mga lamok ay masyadong mabilis na lumalaki at ang kanilang pagkauhaw sa dugo ay hindi nabubusog. Naisip niya na kung hindi siya makakahanap ng paraan upang makontrol ang mga ito, sa kalaunan ay magiging panganib sila sa lahat at lahat, Ryu, Arya, sabi ni Issei, lumingon sa mga kaibigan. Kailangan nating gumawa ng paraan para makontrol ang hukbo. Lumalaki na rin sila, mabilis, at natatakot ako na sila ay maging panganib sa ating lahat. Tumanggaw si Arya, nag-aalala siya. Habang naglalakad siya papunta kay Ryo, sabi niya, sa tingin ko ang hukbo ay umuunlad sa isang nakababahala na rate, sabi niya. Ang kanilang laki at lakas ay tumataas ng husto, at natatakot ako na sila ay magiging napakalakas para sa amin. Control. Haha, manood ka na lang, sabi ni Ryo. System, inalagaan ko lang sila para sa akin. Affirmative, sir. Di nagtagal na wala lahat ng lamok. Tapos sabi ni Ryo, well, sa tingin ko may ibang tao dito. Maingat na nakinig sina Issei at Arya, nanlaki ang kanilang mga mata sa pag-aalala. Alam nila na kung nag-aalala si Ryo, mayroon sila dahilan para maging ganoon din. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na nagmumuni-muni sa malapit na ilog. Lumapit si Ryo sa lalaki, umaasa na maaari siyang magalok ng ilang pananaw sa kanyang kalagayan. Excuse me, sir, sabi ni Ryo. Kailangan ko ng tulong mo. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tumingin kay Ryo na may matalino at nakakaalam ng ngiti. Ah, oo, sabi niya. Ako ay naging umaasa sa'yo. Nagulat si Ryo. You have been expecting me. How is that possible? Pumalaklak ang matanda. Maraming taon na akong nagmumuni-muni, binata, sabi niya. Marami akong nakita sa aking sarili habang buhay, at nararamdaman ko kapag may nangangailangan ng tulong ko. Nagulat si Ryo. Kita mo, yung dala mo ay talagang mahal ng halimaw na iyon. Ha? You mean this? Pero di ba regalo ni Loki? Natarante si Issei. Pero di nagtagal, na-realize ni Ryo ang lahat. Loki, bastos ka? Teka lang, iingatan kita. Sigaw ni Ryo. Well, I think naloko ka, but let me show you the way out of here. Pagkasabi nito ay binuksan niya ang isang portal kung saan si Ryo at ang kanyang mga kasama ay humarap sa Divine Dragon. Ha? Paano niya nalaman na kailangan nating pumunta dito? Sabi ni Arya, sa tingin ko siya ay isang matandang Diyos din. Sagot ni Issei sa kanya. Napagod si Ryu sa lahat ng ito kaya mabilis niyang binigay sa dragon ang lahat ng dapat niyang ibigay at binuksan ng dragon ang isang gate. Diyos Domain. How? We are back? Dot by guys? I think I need a long sleep bago ako makapunta ulit. Pagkasabi nito, pumunta si Ryu sa kanyang palasyo at nakatulog. Kahit na ang isang Diyos ay hindi kailangang matulog, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi sila makatulog, at dahil si Ryo ay isang tao. Dati, natulog siya, nakita kung sino ang umalis din. Chapter 37, Reunion. Nakaupo sina Issei at Arya sa God Cafe, nag-e-enjoy sa kanilang mga inumin at merienda, naghihintay sa pagdating ni Ryo. Matatagpuan ang kafe sa gitna ng God Realm, isang lugar kung saan ang mga Diyos mula sa lahat ng dako ng multiverse ay dumating upang magpahinga. At magpahinga, ito ay isang maaliwalas na maliit na lugar na may malambot na ilaw at komportableng mga upuan. Kailan siya darating? Tanong ni Arya. I don't Kane? Well, nandito siya, tanungin mo na lang siya. Sagot ni Issei na nakaharap sa isang taong nagnangalang Ryuma. Habang nag-uusap sila, pumasok si Ryo, inilibot ang tingin sa kafe hanggang sa makita niya ang kanyang mga kaibigan sa isang table. Tinahak niya ang daan. Nakangiting mainit sa kanila. Hey guys, sorry I'm late, sabi ni Ryo pagkaupo niya. Walang problema, sagot ni Arya, kakahabol lang namin. May nakatagong ngiti ng demonyo sa ilalim.
Habang nag-uusap sila, bumalik sa isipan ni Rio ang huling pagsasama nilang lahat. Iyon ang araw na nakipag-away sila sa Guardian God, isang makapangyarihang Diyos na nakipagtalo sa kanila ng walang dahilan. Hey guys, it's the first place where we first met, remember we fighted that powerful God together. Sabi ni Rio, oo, pero bakit tayo nag-away? Tanong ni Issei, oo, parang hindi ko din alam. Pagkasabi pa lang ni Arya nito ay napatingin silang dalawa sa kanya. So bakit kayo nag-away? Tanong ni Rio, dahil gusto kitang maging kaibigan. Sumagot siya, maya-maya ay naalala ni Rio kung bakit sila nag-away, well it was actually the system who reminded him he had. Muling nagkatawang tao ang isang kaluluwa at ipinadala ito sa mundo ng Diyos na tagapangalaga na binibigyan ito ng mga kapangyarihan na nagdulot ng kaguluhan. Talagang pinaponte niya siya sa ibang mundo at naisip niya na napakadali nito, ngunit nag-backfire ito, at siya. Muling magkatawang tao sa mundong iyon. Iniisip ko ang tungkol sa pakikipaglaban natin sa Guardian God. Biglang sabi ni Rio, napagtanto ko na ngayon na nagkamali ako. Hindi ko dapat sinubukang pakialaman ang balanse ng multiverse ng ganoon. Napatingin sina Issei at Arya kay Rio, nagulat sa bigla ang pag-amin nito. Anong ibig mong sabihin dito? Tanong ni Arya, you see, binigyan ko siya ng telekinesis power. Sagot ni Rio, ha, hindi ba mahinang kapangyarihan ang magkaroon? Tanong ni Issei, pa, dot ito ay nasa anyo ng masamang prutas, tandaan mo mula sa dalawang piraso. Pareho yun ngunit nang malaman ko ang aking pagkakamali at nalaman ko ang tungkol sa mundong iyon pagkatapos ay nagpa siya akong gisingin ito. Ayokong mamatay siya sa unang araw niya. Ipinaliwanag ni Rio sina Issei at Arya. Kung gayon, ano ang mali dito? Tanong ni Arya. Pagkatapos gisingin ang prutas, nakakuha siya ng fourth dimensional space kung saan nakakuha siya ng total telekinesis. Mag-imbak ng daan-daang mga arma sa kanya, at makontrol ang mga ito ayon sa gusto niya, dot ito ay isang horror for isang tao, image what if, kung ikaw. Biglang napalilibutan ng 1,000 armas na nakatutok sa iyo. Bakit parang may ginawa kang maganda? Sabi ni Arya, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay isang Diyos ng anime kaya dapat mong gawin ang iyong bayani na isang makapangyarihang tao, iyon ang ginawa mo. I know, but this mistake almost cost me everything, sabi ni Rio, baka sa boses niya ang lungkot. Sana lang, maaaring patawarin ako ng Diyos na tagapangalaga sa aking nagawa. We could always visit him and apologize, mungkahi ni Arya. Napatingin si Rio kay Arya na nagtataka. Sa palagay mo ba ay magandang ideya iyon? Maaaring hindi mabait ang Guardian God. Ang aming panghihimasok, I think it's worth a try, sabi ni Arya sabay kibot ng balikat. At least masasabi nating sinubukan nating gumawa ng mga pagbabago, tumanggaw si Rio ng may pag-iisip. Sige, let's do it. Pero we'll have to go in disguise para hindi tayo maghinala. Oh shit, biglang sumigaw si Issei. Sa tingin ko hindi natin magagawa ito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Rio, pa, siya ay patay na, kahit na ang Diyos ay hindi namamatay ngunit kapag ang kanyang kaluluwa ay namatay pagkatapos siya ay namatay din, at ang Diyos ay nilikha ng paniniwala ng mga tao, at nangangailangan ng libu-libong taon bago bumalik ang kaluluwa. Samantala, kung naaalala ng mga tao ang Diyos, pagkatapos lamang siya ay magiging isang Diyos, kung hindi man siya ay mananatili bilang isang hindi kumpletong kaluluwa. At ito ay posible lamang kapag iyon. May ginawa ang Diyos na nagpapaalala sa kanya sa kabila ng walang ginagawa, makikita mo kung patay na siya then it mean. Wala siyang magagawa, ibig sabihin malaki ang posibilidad na siya ay makakalimutan, kung siya ay nakalimutan ay ang kaluluwa ay mananatiling hindi kumpleto, nangangahulugan ito na walang Diyos, kung walang Diyos, wala siyang magagawa para sa mga mortal, kung siya ay wala akong magagawa tapos hindi na siya maaalala ng mga mortal. Ito ay isang walang katapusang ikot maliban kung gumawa ka ng isang bagay na laging maaalala ka ng mga tao. At ito ang tunay na immortalidad. Clap clap clap, salamat Professor Issei sa pagbibigay sa amin ng iyong kaalaman. Sabi ni Rio pagkatapos makinig sa lecture ni Issei. Tinapos ng tatlo ang kanilang inumin at merienda bago lumabas ng kafe. Lumakad sila sa kaharian ng Diyos. Habang sila ay naglalakbay, sila ay nagkukwentuhan at nagbibiroan, nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa. May hindi inaasahang sinabi si Arya. Sa tingin ko dapat nating bisitahin ang mundong iyon.
Ha, well, it's a great idea. Sige, kung gusto mo, okay lang. Tinanggap ni Rio at ang trail ay nagpatuloy sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Chapter 38, Hero the Hero. Ang araw sa umaga ay sumikat sa luntiang tanawin na nagpasilaw sa kakaibang bayan ng Eldoria. Ito ay isang ordinaryong araw tulad ng iba sa mahiwagang kaharian na ito. Nagtawanan at naglalaro ang mga bata sa mga lansangan, nag-set up ang mga nagtitinda. Kanilang mga stall at ang mga taong bayan ay nagsagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa gitna ng pagmamadali, isang batang lalaki ang nagnangalang. Naghanda si Hero para sa isa pang araw ng pakikipagsapalaran at pagtuklas. Hindi ordinaryong bata si Hero. Siya ay nagtataglay ng isang natatanging kapangyarihan ng kakayahan ng kumpletong telekinesis. Na may lamang, naisip, maaari niyang manipulahin ang mga bagay gamit ang kanyang isip na walang kahirap-hirap na gumagalaw sa kalawakan. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon siyang pambihirang regalo ng isang dimensyon na espasyo, isang pocket realm kung saan siya makakapag-imbak at makakatawag ng libo-libong mga armas. Ito ay isang kapangyarihan na ibinigay ng anime na God Ryuma. Habang sumisilip ang araw sa umaga sa kanyang bintana, nagunat at fumikab si Hero, naramdaman ang pamilyar na pagdagsan ng enerhiya. Sa loob niya, tumayo siya mula sa kanyang kama at pumunta sa full-length na salamin sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang kanyang malalim na asul na mga mata ay kumikinang sa tuwa at kuryosidad. Ngayon ay magiging isang magandang araw, nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto. Pagkatapos magbihis ng kanyang simpleng tonika at pantalon, bumaba siya sa pangunahing bulwagan ng kanyang bahay, kung saan hinihintay na siya ng mga magulang niya. Sinalubong siya ng kanyang ina, isang babaeng mabait na may agos na kulay abo na buhok, na may mainit na ngiti. Magandang umaga, Hero, aniya, sabay lagay ng isang plato ng bagong lutong tinapay at isang tasa ng umuusok na mainit na tsaa sa harapan niya. Nakatulog ka ba ng mabuti? Tumanggaw siya at humigop ng tsaa, ramdam niya ang init nito sa kanyang katawan. Oo, ina, nagkaroon ako ng pinakakahanga-hangang panaginip kagabi. Ako ay lumulutang sa himpapawid, kinokontrol ang hangin gamit ang aking telekinesis. Napakagaling. Humalaklak ang kanyang ama, isang matangkad at malakas na lalaki na may uban. Ang mga pangarap ng isang batang adventurer. Naalala ko, noong kasing edad mo ako, Hero. Ang mundo ay puno ng walang katapusang mga posibilidad. Kumikinang ang mga mata ni Hero sa pananabik. Hindi ako makapaghintay upang makita kung ano ang naghihintay sa akin ang araw, ama. Pakiramdam ko, may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Hindi niya alam, ang kanyang mga salita ay malapit ng maging makahulang. Nang matapos ang kanyang almusal, kinuha niya ang kanyang bag, na puno ng pergamino, tinta, at ilang mahiwagang trinket, at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Hindi ito ang mga magulang ni Hero ngunit pag-aari ng taong namatay. Ngunit si Hero ay nalipat sa kanyang katawan kaya siya na ngayon ang may-ari ng katawan ni Hero. Oo, ito ang pangalan ng may-ari ng katawan. Kaya anyway ngayon ay nagkaroon ng masayang pamilya si Hero, pero bago pumunta dito, sa mundong ito ay may ginawa siyang marahas, na naging sanhi ng pagkagalit ng Diyos na tagapangalaga. Sa katunayan, sa kanyang pag-uwi, pinatay niya ang lahat ng mga halimaw at mahiwagang nilalang na nakasalubong niya sa daan. Ang iba't ibang mahiwagang sandata ay maaaring gawin mula sa mga labi ng isang mahiwagang nilalang, at sa gayon ay nagtipon din siya. Marami. Hindi man lang niya iniligtas ang mga halimaw, bagamat hindi siya gumagawa ng mga mahiwagang armas, ngunit ang kanilang mga labi ay nakasanayan na rin. Gumawa ng armas, nakapatay siya ng daan-daang mga nilalang dahil sa kung saan nagkaroon ng biglaang kakulangan ng mga nilalang sa lugar na iyon. At sa bawat, lalong lumakas si Kill Hero. Sa labas, ang nayon ay buhay na may aktibidad. Umalangaw-ngaw sa hangin ang bango ng mga bagong lutong pagkain na nakakaakit kay Kai. Pandama, siya ay gumala sa mataong mga lansangan, ang kanyang isip ay puno ng pagtataka. Habang naglalakad siya sa mga stalls, ang mga nagtitinda, tinawag siya, ipinakita ang kanilang mga paninda at hinihimok siyang bumili. Tumaas ka, binata, bulalas ng isang masayang mangangalakal, hawak ang isang kumikinang na pilak na punyal. Ang talim na ito ay perpekto para sa sinumang naghahangad na adventurer tulad mo. Sa iyong kapangyarihan, ito ay magiging tulad ng isang extension ng iyong braso.
Hindi mapigilan ni Hiro na maakit sa make and tab na sandata. Inabot niya ang kanyang telekinesis, nararamdaman ang bigat at balanse ng talam. Sakto lang ang pakiramdam sa kamay niya. Ngumiti siya sa mga ngalakal, alam niyang may sukat siyang espasyo. Puno ng mga sandata na naghihintay sa kanya. Baka sa ibang pagkakataon, sabi ni Hiro na walang gana na pinakawalan ang telekinetic grip niya. Marami akong arma sa aking arsenal. Nanlaki ang mga mata ng mga ngalakal sa gulat. Pasensya na po, batang Ginoo. Hindi ko na malaya na mayroon ka na pala. Kung ikaw, kailangan mo ng kahit ano, alam mo kung saan ako hahanapin. Ito ay isang maliit na bayan kung saan halos lahat ay alam ang tungkol sa kapangyarihan ni Hiro. Dahil pagka-uwi ng ilang halimaw ay dumating sa bayan at kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at siya ay natapos. Ipakita sa lahat ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan na nagpunta siya sa gubat ilang araw na ang nakakaraan kung saan nakuha niya ang mga kapangyarihang ito sa isang Yumib. Walang ebidensya kaya tinanggap ng lahat at naging bayani siya ng bayan. Chapter 39, The Cursed Forest. Tumanggaw si Hiro at nagpatuloy sa paglalakbay sa Nayon. Gusto niyang tuklasin ang bawat sulok at cranny, laging nakaabang sa mga bagong tuklas. Habang naglalakad siya, nanginginig ang kanyang telekinetic sense na nagpapa-alerto sa kanya. Sa isang bagay na hindi karaniwan sa malapit, napukaw ang kuryosidad, sinunod ni Hiro ang kanyang instincts at tumalikod sa isang makipot na eskinita. Lumakas ang tunog ng mga tahimik na boses. Mas malakas habang papalapit sa isang maliit na grupo ng mga taong nagkukumpulan sa isang bilog. Tila nalilibang sila sa init. Talakayan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Habang papalapit si Hiro, nakuha niya ang mga snippet ng kanilang pag-uusap. Nagsalita sila tungkol sa isang malapit na kagubatan na sinalanta ng isang sinaunang sumpa. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nakita. Nagdudulot ng kaguluhan at nagtanim ng takot sa puso ng mga taga-Nayon. Wala umanong nakipagsapalaran ng malalim sa kagubatan at bumalik na hindi nasaktan. Naintrigo sa mga kwento ng panganib at misteryo, pumakbang si Hiro, ang kanyang presensya ay nakakuha ng atensyon ng mga taga-Nayon. Lumipat ang kanilang mga tingin sa kanya, ang iba ay nagtataka, ang iba ay nagdududa. Ang matanda sa Nayon, isang matalino at matanda, na may mahaba, umaagos na balbas, pumakbang pasulong. Batang Hiro? Aniya, puno ng halong paggalang at pag-iingat ang boses. Narinig ko ang iyong kakaiba. Kapangyarihan, marahil ay matutulungan mo kami sa suliraning ito. Ang kagubatan ay nangangailangan ng isang bayani, at tila nakalaan ka. Kadakilaan, ang puso ni Hiro ay lumobo sa magkahalong pride at responsibilidad. Noon pa man ay pinangarap niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa mas mahusay, at ito ay tila ang perpektong pagkakataon. I will do my best, Elder, sagot ni Kay na may determinasyon. Maglalakbay ako sa isinumpang kagubatan at wawakasan ko ang kadiliman na sumasalot dito. Nagpalitan ng tingin ang mga taga-Nayon, may halong pag-asa at pagdududa sa kanilang mga mata. Tumanggaw ang matanda at inilagay ang isang kamay na nabasag ng panahon. Sa balikat ni Hiro, naway gabayan at protektahan ka ng mga espiritu, batang bayani, aniya, puno ng pananalig ang boses. Pero tandaan mo, katapangan. Maaaring hindi sapat ang mag-isa. Marunong na bigyan ang iyong sarili ng kaalaman at mga tamang kasangkapan para sa gawaing nasa kamay. Naintindihan ni Hiro ang payo ng matanda. Alam niya na ang kanyang kapangyarihan lamang ay hindi sapat upang harapin ang mga panganib na iyon. Naghintay sa kanya, kailangan niyang ihanda ang sarili sa mental at pisikal gamit ang malawak na arsenal na naka-imbak sa loob niya. Dimensyon na espasyo, may determinadong tango, lumingon si Hiro sa mga taga-Nayon. Huwag kang matakot sapagkat ako ay babalik na matagumpay, deklare niya, ang kanyang tinig ay may tiwala at katiyakan. Nang magsimulang lumubog ang araw, umatras si Hiro sa isang tahimik na lugar malapit sa labas ng Nayon. Pumikit siya at nag-focus, ang kanyang enerhiya na sinisilip ang kalaliman ng kanyang dimensyon na espasyo. Ang pamilyar na surge of power ay bumalot sa kanya habang siya ipinatawag ang kanyang arsenal ng mga armas. Ang mga espada, mga tungkod, busog, at mga palaso ay lumitaw sa paligid niya na lumulutang sa himpapawid na handang gamitin sa kanyang utos. Maingat niyang siniyasat ang bawat sandata, pinipili ang mga pinakaangkop sa kanyang misyon.
Pinili niya ang isang kumikinang teabag na may masalimuot na mga ukit, isang tungkod na nilagyan ng sinaunang mahika, at isang quiver na puno ng mga araw na may dulo. Pila, kumpleto sa gamit, huminga siya ng malalim, may halong excitement at kaba ang tibok ng puso niya. Sa isang alon ng kanyang kamay, ang mga sandata ay maayos na inayos ang kanilang mga sarili sa loob ng kanyang dimensyon na espasyo, handang tawagin kung kailan. Kailangan. Habang ang dilim ay bumaba sa lupain, si Hiro ay nagtungo sa isinumpa na kagubatan, ang kanyang landas ay naliliwanagan ng buwan. Banayad na ningning. Alam niyang malaking hamon ang naghihintay sa kanya, ngunit handa siya. Sa kanyang kapangyarihan ng telekinesis at ang arsenal sa kanyang pagtatapon, tiwala siya na malalampasan niya ang anumang balakid na hamarang sa kanyang daan. Ang paglalakbay sa hinaharap ay puno ng panganib at kawalan ng katiyakan, ngunit si Hiro ay nagpatuloy, ang kanyang pasya ay hindi sumusuko. Bumungad sa kanya ang kagubatan, ang makakapal na mga dahon nito ay bumubulong ng mga sinaunang lihim at mga nakatagong panganib. Naglaan siya ng ilang sandali upang patatagin ang kanyang sarili, gumuhit sa lalim ng kanyang kapangyarihan, naramdaman ang daloy ng enerhiya sa kanya. Mga ugat, sa isang pitik ng kanyang pulso, tinawag ni Hiro ang kanyang telekinetic na kakayahan, na lumikha ng isang protection na kalasag ng umiikot na enerhiya. Sa paligid niya, ito ay kumikislap at kumalusko sa kapangyarihan, isang hadlang laban sa masasamang puwersa na naghihintay sa loob ng isinumpang kagubatan. Hakbang sa maingat na hakbang, si Hiro ay nakipagsapalaran sa puso ng kadiliman. Ang hangin ay lumakas ng may kakaibang presensya. At ang mga tunog ng kagubatan ay tila tumahimik sa pag-asa. Sumasayaw ang mga anino sa pagitan ng mga puno, parang kumikislap. Ethereal spirits, sinusubukan ang kanyang tapang. Habang tinatahak niya ang mga labyrinthine path, nanginginig ang telekinetic sense ni Hiro, na nag-aalerto sa kanya sa mga nakakubli na panganib. Siya deftly, manonibra ang mga nahuhulog na sanga at baluktot na mga ugat, ang kanyang mga hakbang ay magaan at kalkulado. Ang kagubatan ay tila bumubulong ng mga babala na humihimok sa kanya na bumalik, ngunit siya ay nagpatuloy, pinalakas ng determinasyon at isang pakiramdam ng tungkulin. Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang ungol mula sa kailaliman ng kagubatan, na bumasag sa nakakatakot na katahimikan, lumukso ang puso ni Hiro A. Palo habang inaayos ang sarili. Lumilitaw mula sa mga anino ang isang nilalang na may napakalaking laki at madilim na aura, isang napakapangit lobo na may mga mata na kumikinang sa mabangis na gutom. Ang nilalang ay sumugod kay Hiro sa bilis ng kidlat, nakanganga ang mga panga. Sa isang matulin na galaw, ang telekinetic powers ni Hiro sumibol sa pagkilos. Pinalihis niya ang pag-atake, ini-redirect ang tilapon ng lobo sa himpapawid. Bumagsak ang halimaw sa isang malapit na puno na may matunog na kalabog, saglit na natigilan. Sinamantala ni Hiro ang pagkakataon, nagpakawala si Hiro ng isang volley ng mga araw, bawat isa ay nakahanap ng marka nito ng walang pagkakamali. Katumpakan. Ang lobo ay napaungol sa sakit habang ang mga palaso na may pilak na dulo ay tumusok sa kanyang balat na nagpapahina sa kanyang mabangis na pagsalakay. Ngunit ang nilalang ay nababanat, at sa panibagong puot, muli itong bumangga, ang mga pangil ay nakalabas. Gamit ang malawak na hanay ng mga armas na nakaimbak sa loob ng kanyang dimensyon na espasyo, tinawag ni Hiro ang isang makapangyarihang tauhan na napuno. Na may kapangyarihan ng elemental na apoy. Sa isang pagwawalis ng paggalaw, nagpakawala siya ng agos ng apoy na nilamon ng lobo sa isang nagbabagang impyerno. Ang nilalang ay napaungol at namimilipit, ang anyo nito ay nilamon ng walang humpay na apoy. Nang hamupa ang apoy, tumayo siya sa gitna ng mga sunog na labi ng paunang lobo. Mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang puso. Bayuhan, ngunit isang pakiramdam ng pagtatagumpay surge sa pamamagitan ng kanya. Sinubok ng engkwentro ang kanyang katapangan, na nagpapatunay na ang kanyang kapangyarihan. Ay hindi, dapat malitin, sa panibagong determinasyon, ipinagpatuloy ni Hiro ang kanyang paglalakbay sa isinumpang kagubatan, bawat hakbang niya ay palapit siya ng palapit ang puso ng kadiliman, kung saan nakatago ang pinagmumula ng sumpa, nakatagpo siya ng higit pang mga hamon sa daan mga malagim na aparisyon, baluktot na nilalang, at nakakatakot na ilusyon, ngunit siya hinarap silang lahat ng may hindi natitinag na determinasyon at tinipon ang bawat material para sa kanyang mga sandata. I think boy is doing great, diba? Tanong ni Rio, sa tingin ko,
Ngunit ano ang kailangan upang gawin ang lahat ng ito? Don't blame me, Aries idea to test him. Oh, gusto ko lang tingnan kung makapangyarihan ba siya o hindi. Lahat ng tatlo ay gumawa ng mga argumento ngunit sa huli ay nagpa siya na manood mula sa mga anino. Chapter 4 na po, Forest Guard Ian. Sa wakas, pagkatapos ng kung ano ang pakiramdam tulad ng isang walang hanggan, si Hero ay lumabas sa isang maliit na clearing na naliligo sa isang ethereal glow. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matayog na puno, ang mga mabangis na sanga nito ay umaabot sa langit. Tumibok ito nang may nagbabala. Enerhiya, ang ubod ng sumpa na Samalot sa kagubatan. Ipinatawag ni Hero ang bawat onsa ng kanyang telekinetic na lakas, iniabot ni Hero ang kanyang kamay patungo sa puno na ipinadala ang kanyang kapangyarihan. Sa isang sandata, lumakas ang enerhiya, tumama sa puno ng malakas na pagsabog. Ang lupa ay nayanig, at ang daing ng moldite na puno, humihina ang mahigpit nitong pagkakahawak. Sa huling pag-alo ng kapangyarihan, binasag ni Hero ang sumpa, pinalaya ang kagubatan mula sa paghihirap nito. Ang clearing ay tumama sa isang malambot, nagniningning na liwanag habang ang kalikasan ay nagagalak, ang mga flora at fauna ay muling nagising mula sa kanilang pagkakatulog. Ang dating madilim na kagubatan, ngayon ay puno ng masiglang buhay, isang testamento sa pagtatagumpay ni Hero laban sa sumpa. Habang nakatayo doon si Hero, hinahabol ang kanyang hininga at naliligo sa bagong katahimikan, isang figure ang lumitaw mula sa mga anino. Isa itong ethereal na nilalang, ang anyo nito ay kumikinang na may kakaibang biyaya. Lumutang ito patungo kay Hero, nakangiti. Naglalaro sa labi nito. You have done well, young one? Ang sabi ng nilalang, malambing at nakapapawing pagod ang boses nito. Ang iyong tapang at lakas ay mayroon. Nagdala ng balanse pabalik sa kagubatan na ito. Yumuko si Hero ng may paggalang. Salamat, matalinong espiritu. Isang karangalan ang makapaglingkod. Ngunit maaari ko bang itanong kung sino ka? Tumawa ng mahina ang espiritu. Kilala ako bilang Celestia, ang tagapag-alaga ng kagubatan na ito. Tungkulin kong tiyakin ang pagkakasundo. Sa pagitan ng kagubatan, nanlaki ang mata ni Hero sa gulat. Ang makilala ang isa sa mga tagapag-alaga ay isang bihira at hindi pangkaraniwang pangyayari. So ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Hero. Gusto kong magpasalamat dahil sa iyo, ako'y nakalaya sa sumpa dahil sa iyo ang kagubatan na ito ay mamumulaklak ng minsan. Muli, kaya salamat. Trabaho ko naman kasi eh. Bakit ako nakaramdam ng hindi mapakali na parang may mangyayari? Sige, alis na ako. Nagpaalam si Hero at nagsimulang bumalik. Pagkaraan ng ilang sandali ay narating niya ang isang malaking puno na hamarang sa kanyang daraanan. Parang wala akong nakitang ganyan on the way here, wait a minute. Ito, bakit nandito itong puno? Ito rin ang punong kahoy na pinutol ng Hero noong nakaraan at kung saan ang isang dumating ang tagsibol sa kagubatan. Okay, putulin na natin. Binunot niya ang kanyang espada at sinubukang putulin ito sa isang suntok tulad ng huling pagkakataon. Ha, mas malakas ba yon kesa sa huli? Pero pareho lang ng size, try natin ulit. Sa isang malakas na hit, isang figure ang lumitaw mula sa mga anino. Ito ay isang ethereal na nilalang, ang anyo nito ay kumikinang sa isang ibang daigdig na biyaya. Lumutang ito patungo kay Hero, may ngiti sa labi. You have done well, young one? Ang sabi ng nilalang, malambing at nakapapawing pagod ang boses nito. Ang iyong tapang at lakas ay nagdala ng balanse sa kagubatan na ito. Ito, it unexpected, may I ask who you are? Tumawa ng mahina ang espiritu. Kilala ako bilang Celestia, ang tagapag-alaga ng kagubatan na ito. Tungkulin kong tiyakin ang pagkakasundo. Sa pagitan ng kagubatan, nanlaki ang mata ni Hero. Anong nangyayari dito, kapareho ng mga salita noong nakaraan? So ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Hero. Gusto kong magpasalamat dahil sa iyo, ako'y nakalaya sa sumpa dahil sa iyo ang kagubatan na ito. Ay mamumulaklak ng minsan. Muli, kaya salamat. Napaawang ang bibig ni Hero matapos marinig ang mga salitang ito at tumakbo siya ng walang sinasabi. Whiff was that? I mean nalibri ko na yung spirit na yon, diba? Umalis si Hero at nakahinga ng maluwag. Ha! Masamang karanasan iyon, napakasama. Naglakad siya ng ilang hakbang pero may hamarang na malaking puno sa kanya. Ito na naman. Hayaan mo akong putulin ito.
Isang malakas na suntok ang ginawa niya ngunit walang nangyayari sa puno, muli siyang humampas ngunit wala pa ring nangyayari at kung kailan. Hinampas niya ng isang huling suntok ang naputol na puno at lumitaw ang isang figure mula sa mga anino. Lumutang ito patungo kay Hero, nakangiti. Naglalaro sa lobby. You have done well, young one? Ang sabi ng nilalang, malambing at nakapapawing pagod ang boses nito. Ang iyong tapang at lakas ay mayroon. Nagdala ng balanse pabalik sa kagubatan na ito. Sino-sino ka at bakit mo ako pinaglalaroan? Tumawa ng mahina ang espiritu. Kilala ako bilang Celestia, ang tagapag-alaga ng kagubatan na ito. Tungkulin kong tiyakin ang pagkakasundo. Sa pagitan ng kagubatan, tumulo ang luha sa mata niya, iiyak na sana siya pero nagtanong siya. Ay, ikaw anong gusto mo sa akin? Gusto kong magpasalamat dahil sa iyo, ako'y nakalaya sa sumpa dahil sa iyo ang kagubatan na ito ay mamumulaklak ng minsan. Muli, kaya ituloy salamat. Po natin sa susunod na kabanata. Please like and subscribe for more videos. Maraming salamat po.